Pilipinas muling nagbunyi sa pagkapanalo ng silver medal ng Filipino boxer na si Nesty Petesio sa 2020 Tokyo Olympics. Nasa 17 million peso cash incentive, inaasahang tatanggapin ng silver medalist na Pinay boxer. Bukod pa sa ipinangako ng ilang private companies na house and lot, condominium unit at libreng pasahe sa eroplano. We congratulate Nesty. She made us very proud. And as usual, no, ang kwento po ni Nesty ay kwento ng buong sambayan ng Pilipino. Tayo po ay naghirap, nangarap, nagwagi. Congratulations po sa ating mga manlalaro sa Olympics. Samantala, Pinoy boxer na si Carlo Paalam tiyak na ang bronze medal matapos manalo sa quarterfinals ng men's flyweight division sa Tokyo Olympics. Mahigit 13 billion peso cash assistance ipagkakaloob ng pamahalaan sa nasa 10.7 million ECQ-affected residents sa Metro Manila. Ito po'y kukunin sa savings ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ito po ay nakasaad sa Administrative Order No. 41 na linagdaan ng presidente noong isang taon pa, no? Or last May 12, 2021. Kapasidad at bilang ng mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila mananatili sa kabila ng pagpapatupad ng ECQ. Sa napag-usapan po namin at napag-agwihan po namin lahat, ang public transport po will continue to operate during the ECQ from August 6 to 9 to 20 at the same capacity and at the same supply po ng mga public transport. So tuloy-tuloy lang po ang ating public transport for this coming ECQ. Previously discussed po with the IATF and the MMDA po, transport workers are exempted from the curfew. Hence, the services will continue po, Mr. Chair, even after the imposition of the curfew, 8 p.m. onwards. Insentibo naman para sa mga nasa transport sector, ipagkakaloob ng Department of Transportation. Meron po tayo na bakuna po, no, vaccination drive dito sa PITX. At karagdagan pa po doon, simula po kahapon, Lunes, ay lahat po ng terminal fees para po sa ating mga drivers and operators na gumagamit ng PITX ay wini-waive na rin po, ayon na rin po sa mandato ni Secretary Tugate. At ito po ay magpapatuloy habang tayo po ay lumalaban sa pandemya. Libreng sakay sa LRT2, MRT3 at PNR ipagkakaloob sa mga nabakunahan na, maging sa mga nakatanggap pa lang ng unang dose ng COVID-19 vaccine. So, ang ginagawa lang namin, kapag yung vaccination ID walang picture, ay bigyan mo kami ng ID mo na may picture ka. Ngayon, kung may picture naman yung vaccination card, tinitingnan namin yung itsura ng tao kung siya mismo yung nasa picture, plus yung ID ng apor. Disconnection sa mga unpaid bills sa Meralco, suspendido muna habang ipinatutupad ang ECQ sa Metro Manila. Ito'y bilang konsiderasyon sa mga customer ng Meralco na maapektuhan ng lockdown. Mandatory na paggamit sa mga body-worn camera ng mga pulis nagsimula na kahapon, August 2. Ayon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, kulang pa rin ang kanilang mga kamera, ngunit para sa transparency at accountability, susunod sila sa guidelines na inilabas ng Korte Suprema. At virtual concert na Wish Gifts of Love, isasagawa ng Wish 107.5 sa pagdiriwang ng 7th anniversary nito. Bukod sa virtual concert, 7 acts of love at kawanggawa, handog ng naturang istasyon sa mga nangangailangan nating mga kababayan.